Guys, welcome to my channel. Ang init talaga dito sa UAE. Dito kan panda sa Ras Al Khaimah. Sobrang init. Kahit nasa loob na nga ako, pinagpapawisan, nakaligo ko lang. Grabe. Kaya yung mga nais maging OFW, munda na kayo sa init ng panahon dito sa UAE. At saka ang lamig din. Pag mga bandang o November o December, yan pag ganito namang buwan April, May medyo mainit na lalo na nga yung buwan ng June saka July, naku, sobrang init talagang hindi kayo sanay, naku hinimatay kayo kaya kakaligo ko lang tapos yan, pinapawisan na ako. So, bago kayong mag-abroad, pag-isipan nyo muna. Unang-una, kung handa pa kayo. O, kaya nyo bang iwan ang pamilya nyo? At lakasan ng nangyari. Yun lang, sasabi ko. Kasi, pag, kung ang homesick ay nag-strike, hindi, anytime yan. Bigla-bigla ka na lang luluha kasi nga namimiss mo na sila kahit sabihin natin merong cellphone nakaka-video call kayo pero kung hindi mo naman yung isipin mo yung future ng pamilya mo at may mga gusto kang makamit kaya ka nandito so yun lang isipin mo, be positive minded lang. So yun po, ngayon po hindi pa naman gising yung mga alaga ko, naantay ko po sila. So, ang time ngayon is 8:12 AM na ng umaga. So, sa Pinas, kung 8 dito, 12 dyan sa Pinas. Kaya, yun po. Tawag nyo pong subukang mag-abroad. Pag-isipan nyo ng maraming beses. Kasi, kahalo na lang na yung mga first-timer. Kasi, pag first-timer ka, ay nako, excited ka pumunta dito sa ibang bansa. Pag andito ka na sa ibang bansa, ay nako, gusto mo nang umuwi. Kasi nga, nanibago ka. Kailangan mong adjust. Kasi adjust talaga. Positive minded ka lang lagi. Isipin mo yung railan kung bakit ka nandito. Tsaka lagi kang magdadasal. Kasi hindi natin alam yung magiging sitwasyon natin dito. Lalo ng mga kagaya sa akin. Isang domestic helper. So, hindi po talaga naman kadali ang buhay dito. Lahat ng mga nakikita nyo sa YouTube, sa mga news, totoo po yun. Kaya pagdasal natin na nasa mabuti tayong kalagayan at pati din yung mga naiiwan natin na pamilya sa Pilipinas. So, ito po. Ang buhay ng isang OFW. Kaya hindi po talaga madali. Tingnan nyo, matalaki na ng iBox ko. Ayan po. Tsaka may alaga din kami ditong pusa. Si Lulu the Cat. Kung naalala nyo, pinakilala ko sa inyo dati sa isang video ko. Ito po siya. Lulu, come over here. Come. Ayan siya. Ayan, si Lulu the Cat. Tsaka, ito naman si Jack. Jack. Hello, Jack. Jack the Parrot. Ano ba ito? At tsaka, si Rose. Rose! Hi, Rose. Talos. Come. Yun po si Ros. Nararap po silang pinapakain. Ano yung alaga ko. Isa po akong nani. Tsaka naglilinis na rin ako. Dalawa kami sa isang bahay. Nasaan na kayo yung isang pusa namin? Si Caramel. Baka nagtago po siya. Mamaya papakilala ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Kulay orange. Medyo kulay orange yung mata niya. Ayan po. So, hindi lang
yung tinatawag nating isang domestic helper is talagang totoo pong all around, kasi pwede kang isang kargadora, pwede kang maging isang ano pang tawag, basta naranasan mo rin yung naranasan ko, pero siguro hindi lahat-lahat, pero usually talaga eh mararanasan niyo talaga yung isang trabahong hindi mo pa nasubukan, eh na masusubukan mo dito sa ibang bansa. So dahil nga hindi naman sa dahil sa isang sa pera, pero dahil sa yung mga gusto mong makamit na sa buhay, kaya kaan dito. Yan din ang ano ko, ang reason ko. Hindi ko na iniisip yung lungkot, kasi pag iniisip ko yung lungkot, syempre matatalo ka. Kailangan na lakasan ng loob. Ayan po si. Ay, andito na pala siya, oh. Come here. Ay, ang kulit niya. Kasi bago pa lang siya dito. Si Caramel. Lalaki po siya. Ayan. Hello, dad. Ayan si Lulu. Ayan po si Lulu. Ay, hindi pala. Sorry, si, ano pala, Caramel. Isang lalaki po siya. Ayan, oh. Mailang pa lang siya, mailap. Ahiya. Bago pa lang kasi siya dito. Ayan si Caramel. Hi, Caramel. Ayan po si Caramel. Caramel. May partner na si Lulu. Lulu. Come, Lulu. Caramel. Ayan po sila. Ayan po. Si Caramel. Lalaki po to si Caramel. Ayan si Caramel. Come on, si Lulu. Hey. Come over here. Yan. Tag-tag mga alaga ko. Hindi lang batang inaalaga ko dito. Nilagay ko rin mga pusa. Pagpakain ko lang dito. Sinusok lang po yung dalawang pusa niyan. At ito naman si Rose. Tingnan si Rose. Ayan, ayan, ayan. Go back, Rose. Go back. Go back. Yung matalinong parot na to eh. Go back, go back. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back, Rose. Go inside. Oh, yan. Yan si Rose. Ang makulit naming parot. Talinong parot na to. Ayan o. Oh. Ayan po siya. Rose. Rose. Come. Yan po si Rose. Lagi po yung tumatakas, kakalabas. Kaya niyang buksan yung ganito. Gamit na yung ano niya. Yung bibig niya. Pero si Jack, hindi po siya ganun. Mabait po si Jack. Mabait naman si Rose, kaya lang ang kulit nito. Makulit siya. Rose! Ayan po. Kaya yung mga nais maging isang OFW, pag-isipan nyo ng maraming beses. Kasi excited, andyan lang yan eh. Saan mo yung pag-excited? Sumakay ng aeroplano. Siyempre, feeling mo. As in, magandang feeling, hindi mo maintindihan. Kasi makakasakay ka ng maraming aeroplano. Ayun. Tsaka yung bansa na pinupuntahan mo, maganda. Pero, good luck. Kasi sabi ko nga na hindi talaga madali ang trabaho dito sa ibang bansa. Kahit sa isang, kahit anong bansa, at saka kahit anong trabaho mo, eh, hindi natin alam yung mga employer natin, iba-ibang mga ugali. Yung employer ko, sa baba ng Diyos, mabait naman po sila. Mabait po sila. Magto-2 years na po ako sa kanila ngayong taon na to. 1 year mahigit na po ako. Tsaka matatapos yung kontrata ko within this year. Sawa ng Diyos. Okay naman ako dito. Tsaka pagpasalamat din ako sa anong nangyari sa akin dito. Yun po. Yun lang po ang gusto ko ipahagi sa inyo. Bilang isang OFW. Kaya kayo ha. Pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi yun po, lagi kong sinasabi, pag-isipan nyo ng mabuti. Bago nyo po gawin ang isang desisyon,
pag-isipan nyo. Kasi madali mo yung decision. Tapos may maya iba na naman decision mo. Yan. Yan po ang nais kong i-share sa inyo sa umaga na to. Today is Sunday. It's 8:21 na umaga dito sa UAE. So, thanks for watching for my channel. Bye!